Samantala, tatlo po ang patay matapos makidlatan sa tatlong magkakahiwalay naman na lugar sa Camarines Sur at Leyte. Kabilang po sa kanila ang isang magsasakang sumilong sa isang kubo sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ang mainit na balita, hatid ni Ian Cruz. Sa maliit na kubong ito sa barangay Santa Lucia, Nabwa, Camarines Sur, nagtapos ang buhay ng magsasakang si Marvin Lanon. Tinamaan ang kidlat ang 28 anyos sa biktima sa kasagsagan ng masamang panahon kahapon. Inalok naman magsirong, abo niya. Inalok ko siyang sumilong papasok sa bahay pero ayaw niya. Sinibiyan ko pa nga siyang pumasok kasi malakas ang ulan at baka mabasa ka dyan. Pero hindi siya nakinig at bumalik sa kubo. Nanatili siya doon sa may ano na yon, may doyan na yon, sa may ano na yan, bahay kubo na yan. Pagkidlat ng malakas, tinamaan siya. Hindi na raw gumagalaw at humihinga ang biktima ng puntahan ng kasama. Naitakbo pa siya sa ospital pero idineklara ng dead on arrival. Nakaburol na ngayon sa kanilang bahay sa bayan ng Balata ng biktima dahil sa kahirapan ng buhay. Sa isang folding bed na lang nakalagak ang kanyang labi at binalot na lang ng kumot. Inulila ni Marvin ang kanyang asawa at kanilang tatlong maliliit pang mga anak. Sa bayan ng Kanaman, nakidlatan din ang walong lalaki sa kasagsagan ng malakas na ulan. Gumagawa raw noon ang bahay sa tabi ng palayan ang mga biktima na matay ang isa sa kanila na si Raymond Pesimo. Narinig ko, umiiyak na, sumisigaw na, tulungan nyo naman kami, tulungan nyo kami. Tapos yun na, lumabas ako, nakita ko sila dyan, talaga nakabulag tap. Mangingisda naman ang nakidlatan habang nasa laot sa Leyte. Wala ng buhay ang 58 anyos sa biktimang si Diosdado Sabenorio nang makarating sila sa Pampang sa Babatngon. Dalawang batang magkapatid naman ang nalunod sa ilog Basig sa bahagi ng Makati City. Hiwalay na nakitang palutang-lutang ang bangkay nina Ronald Angelo De Mano, 11 taong gulang, at Dave De Mano, 4 taong gulang. Kwento ng tiyahi ng mga biktima, bandang alas 9 ng umaga noong Miyerkules nang mawala ang dalawa. May nakapagsabi sa kanilang sa ilog huling nakita ang mga bata. Hanggang sa nabalitaan nilang may na-recover na bangkay roon kinabukasan. Yung kuya yata nangangalakal, eh, sumunod daw po yung dalawang magkapatid pumunta dyan. Eh, nadulas daw yung isa, tumalo naman yung isa, sinagip niya. Eh, di rin naman marunong lumangoy yung... Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga magulang ng bata. Ian Cruz, GMA News.